fun with K-12 lessons. Don't forget to subscribe! Pamamalakad ng mga praile sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Bagamat may suportang pinansyal ang mga praile mula sa pamahalaan sa ilalim ng Patronato Real, gumawa pa rin ng paraan ang mga praile upang hindi na sila makabigat pa sa kabandang yaman ng Spain. Upang matustusan ang kanilang pagmimisyon, gumawa ng paraan ang mga praile upang makalikom ng kita mula sa kolonya. Ito ay sa kadahilanang nabigo nga ang Spain sa layunin nitong maagaw mula sa Portugal ang kalakalan sa Ricardo at dahil sa hindi napaunlad ng Spain ang potensyal ng Pilipinas, hindi nagkaroon ng kita ang Spain mula sa kolonya. Bukod pa sa maraming Espanyol na napadpad sa Pilipinas ang walang ginawa kundi magpayaman. Binanggit sa nakaraang aralin na tinustusan pa nga ng Mexico ang mga gastusin sa Pilipinas sa pamamagitan ng Real Situado. Pananaig ng mga praile sa tangkang bitiwan ang Pilipinas. Dahil masasabing hindi kumita ang Spain sa pagsakop sa Pilipinas, nagkaroon ng ilang pagtatangkang palayain na ang Pilipinas dahil nagiging pabigat na lamang ito sa Spain. Gaya ng nabanggit na, ang Real Situado mula sa Mexico ang pumupuno sa kakulangang ito. Ito ang dahilan kung bakit sa Spain ay may mga mungkahi upang iabandona na ang Pilipinas. Isa sa mga nagnanais na bitiwan na ang kolonya ay ang mga mangangalakal mula sa Seville at Andalusia na parehong natakot na matalo ng mga sedang mula sa China ang kanilang mga dinadalang produkto sa Peru at Mexico. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang tangkang pag-abandona sa Pilipinas sapagkat mahigpit itong tinutulan ng mga praile. Iginiit ng mga praile sa pamahalaang Espanyol na sinakop nila ang Pilipinas hindi upang kumita at magkamal ng kayamanan, kundi upang iligtas ang kaluluwa ng mga katutubo sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Kristyanismo. Bukod dito, nagbanta pa ang mga praile na kung lilisanin ng Spain ang Pilipinas, maaring magbalik sa paganismo ang mga katutubong naging Kristiyano na. Dagdag pa ng mga praile, ang Pilipinas ay maaaring samantalahin ng mga Protestanteng Dutch at sakupin ang Pilipinas. Dahil dito ay hindi nagawang bitiwan ng Spain ang Pilipinas sa kabila ng matinding pagkalugi nito sapagkat iginiit ng mga praile na hindi pang ekonomiya kundi espiritual ang dahilan ng pagsakop sa Pilipinas. Ekonomikong gawain ng mga praile. Upang hindi maging pabigat sa Spain, gumawa ng paraan ang mga praile upang makalikom ng sariling pondo na magagamit di umano nila sa pagmimisyon sa Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng paglahok sa mga pang-ekonomiyang gawain na mapapalago ng mga praile ang donasyong nakukuha ng simbahan at magamit sa mga gawaing pansimbahan. Bukod dito, bagamat may restriksyon sa pagmamay-ari ng lupa sa kolonya ang mga praile, kagaya ng ipinatupad sa Mexico, agad hiniling ng mga praile sa Pilipinas na alisin ang restriksyong ito sa kanila upang makapagmay-ari sila ng lupa at nang sa gayon ay magkaroon sila ng sariling kita at hindi na gaano umasa pa sa tulong pinansyal mula sa Spain. Pagtatayo ng Obras Pias. Isa sa mga pamamaraang naisip ng mga praile upang magkaroon ng kita ay ang pagtatayo ng Obras Pias.
Ang obras piyas na nangangahulugang banal na gawain ay isang pangkawang gawang pundasyon na itinayo ng simbahan upang tumanggap ng donasyon. Ang donasyong malilikom ay nakalaan para sa layuning pangkawang gawa, panrelisyon, at pang-edukasyon. Sinasabing malaki ang nalikom na pondo ng mga obras piyas na kadalasang ipinupuhunan ng mga praile sa mga gawaing sekular gaya ng kalakalang galyon o kaya naman ay ipinapautang na may interes sa ibang negosyante. Isa sa mga gawaing pinondohan ng obras piyas ay ang mga bahay ampunan gaya ng Hospicio de San Jose. Pagdating ng 1854, nagpatupad ng kautusan ang pamahalaan na kukunin ang karapatan sa pangangasiwa sa obras piyas at sa mga pondo nito. Pagmamay-ari ng hasyenda. Isa sa agad na hiniling ng mga praile sa hari ng Spain, lalo ng mga Dominican at Augustinian, ay tanggalin ang prohibisyon sa pagmamay-ari ng lupa ng mga praile upang makalikom ng sapat na pondo para suportahan ang pagmimisyon. Maraming salik ang nagbigay daan sa pagkakaroon ng malalawak na lupain ng mga praile. Tunghayan natin ang mga salik na ito. Matatanda ang encomienda ang nagsilbing gantimpala ng pamahalaan sa mga conquistador na nakatulong sa pagpapatupad ng kolonyalismo. Sa kaso naman ng mga praile, malalawak na lupain na tinawag namang hasyenda ang naging gantimpala nila mula sa pagpapalawak ng reduksyon at ang kaakibat na pagbubuo ng mga pueblo at pagpapalaganap ng Kristyanismo. Bilang resulta, nagkaroon ng malalawak na lupain ang mga praile. Hinati nila ang mga lupain at bawat bahagi ay pinaupahan at tinawag na inkilinato, samantala ang nangungupahan naman dito na kadalasan ay mestisong Chino ay tinawag na inkilino. Ang mga nagsasaka sa inkilinato ay mga katutubong magsasaka na tinawag namang kasama. Sa sistemang hasyenda, malaki ang kita ng praile na siyang tumatanggap ng renta mula sa inkilino, samantalang ang inkilino ay kumikita naman sa pamamagitan ng pagpapatanim ng mga partikular na produkto sa lupa na iniluluwas naman sa pandaigdigang pamilihan pagsapit ng ika-19 na siglo. Samantala, kakaunti lamang ang kita ng kasama na siyang nagpapakahirap sa pagtatrabaho sa taniman. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga praile na makabili ng lupain mula sa pamahalaan. Sapagkat sa panahon ng kolonyalismo lamang nagsimula ang kaugalian ng pagpapatitulo ng lupa, nagbigay daan ito upang mawalan ng lupa ang mga katutubo. Hindi lahat ay nagkaroon ng pagkakataong makapagpatitulo ng lupa, kung kaya't ang mga lupang walang titulo, kahit na may nagmamay-ari, ay itinuring na pampublikong lupain na maaaring bilhin sa pamahalaan. May mga kaso ring nakatatanggap ng donasyong lupa ang mga praile mula sa mamamatay na. Ito ay sa kadahilan ng kinakailangang makapagkumpisal muna ang isang tao bago mamatay, kung kaya't kadalasang ang pari ang huli niyang kausap bago mamatay. Dahil itinuturo noon ng simbahan na makasasagabal sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos, kadalasang nagdedesisyon ang mayayaman na ibigay sa simbahan ang kanilang lupain at kayamanan upang magkaroon ng kaligtasan ang kaluluwa. Mga aral ng simbahan. Upang maging lubos ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, kinailangang maging masigasig ang mga praile
sa pagpapaliwanag sa mga katutubo kung ano ang mga kagandahang maidudulot ng bagong relihiyon sa kanilang buhay sa lupa at sa kabilang buhay. Upang makamit ang layuning ito, ginamit ng mga praile ang mga aral ng simbahan upang maakit ang mga katutubo sa bagong relihiyon. Binyag. Ang unang hakbang sa pagtanggap ng Kristyanismo ay ang pagbibinyag. Dahil hindi naman agad pinagkatiwalaan ng mga katutubo ang mga praile, ay kinailangang makuha muna ng mga praile ang tiwala nila. Ipinaliwanag ng mga praile na ang pagpapabinyag ay kailangan upang magsilbing hudyat sa pagtalikod sa sinaunang relihiyong tinawag nilang paganismo. Kaakibat di umano ng paganismo ang pagsamba sa mga demonyo. Kung gayon, ang pagpapabinyag ay pagtalikod sa itinuring ng mga praile bilang maling kaugalian o paniniwalang ito. Unang bininyagan ng mga praile ay ang kabataan. Ipinaliwanag sa kanila na sa pamamagitan ng pagpapabinyag ay maiiwasan ang pagkakasakit. Sa katunayan, hanggang ngayon ay naroon pa rin ang paniniwala ng matatanda na dapat agad pabinyagan ang sanggol pagkapanganak nito upang hindi magkasakit at hindi lapitan ng masasamang espiritu. Sinabi rin ng mga praile na sa pamamagitan ng pagpapabinyag ay maiiwasang mahawa ang mga katutubo lalo na kung may kumakalat na epidemya. Naging katanggap-tanggap naman ito dahil sa sinaunang relihiyon ay mayroon din silang ritual na pinaniniwala ang nakapagpapagaling ng sakit. Kung gayon, ang pagpapabinyag ay tila ipinalit lamang nila sa sinaunang ritual na ito. Katekismo. Kasunod ng pagpapabinyag, ang tiyaking maunawaan ng mga bagong Kristiyano ang mga aral ng simbahan o katekismo. Bahagi rin ito ng pamamalakad ng mga praile upang siguraduhing mapapaunlad ang sinaunang Filipino sa larangang espiritual. Naging mahalaga ang doktrina Kristiyana na inilimbag noong 1593 upang maipaliwanag ang mga aral sa mga katutubo. Ang doktrina Kristiyana ang kauna-unahang aklat na inilimbag sa Pilipinas noong 1593. Ito ay inilimbag sa iba't ibang wika. Gayunpaman, ang doktrina ay hindi para sa mga katutubo, kundi para sa mga praile. Bagamat inilimbag ito sa iba't ibang wika, ang instruksyon ay pasalita dahil hindi maaaring ipamahagi sa mga katutubo ang aklat. Mahal ang pagpapalimbag dito kung kaya't ang mga praile lamang ang may karapatang gamitin ito. Ipinapaliwanag ng mga praile ang nilalaman ng aklat sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga klase sa katekismo na kadalasang isinasagawa tuwing Linggo sa mga kabisera at sa mga bisita. Dahil sa kakulangan sa mga praile, nagkaroon ng sistema kung saan ang matatalinong katutubo ay sinasanay ng mga praile upang makatulong sa pagtuturo sa mga kapwa nila katutubo. Sa pamamagitan ng katekismo, ay mas naipaunawa sa mga katutubo kung ano ang mga aral ng Kristyanismo at kung paano sila mabubuhay ng naaayon dito. Malaki ang naging papel nito sa unti-unting pagbabago ng kinagis ng paniniwala ng mga katutubo. Sakramento. Upang maging ganap ang pagiging Katoliko, kinakailangang masunod ang pitong sakramento ng simbahan. Tatlo sa mga sakramentong ito ang agad pinagtuunan ng pansin ng mga praile at ito ay ang kasal, kumpisal, at komunyon.
sa pagpapakilala ng sakramento ng kasal, iginiit ng mga praile na isa lamang ang dapat maging asawa ng bawat isa. Paliwas ito sa nakagisnan ng mga katutubo kung saan may karapatang mag-asawa ng higit sa isa, lalo na ang mga pinuno. Bukod dito, iginiit din ng mga praile na ang sino mang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao. Kung gayon, hindi na rin maaari ang diborsyo na pinapayagan sa sinaunang lipunan. Ipinatupad din ng praile ang patakaran na sa simbahan lamang maaaring magpakasal ang mga katutubo, hindi kagaya ng dati na sa bahay ng babae idinaraos ang kasal. Itinigil din ang kaugalian ng bigay-kaya o ang pag-aalay ng lalaki ng kayamanan sa mga magulang ng babae sa pagpapakasal at ang paninilbihan ng lalaki sa pamilya ng babae bago ikasal. Ipinakilala rin ng mga praile ang kahalagahan ng sakramento ng kumpisal. Sa pamamagitan ng kumpisal ay ipinaliwanag ng mga praile na mapagsisisihan nila ang kanilang mga kasalanan at maaaring magbigay daan upang mailigtas ang kanilang kaluluwa sa kabilang buhay. Sa kumpisal ay kailangang sabihin sa praile ang lahat ng kasalanan. Mayroong manual ang praile kung saan nakasaad ang mga tanong sa mangungumpisal na kailangan namang sagutin ng matapat ng nangungumpisal. Pagkatapos ng kumpisal ay sasabihin ng praile kung ano ang kabayaran sa mga kasalanang ikinumpisal. Kadalasang pagdalo sa ilang misa, pagdarasal ng ilang beses ng rosaryo o pagbisita sa may sakit ang kaparusahang ipinapataw. Sa pamamagitan ng kumpisal ay naging epektibo ang kolonyalismo dahil lahat ng mga pangyayari tungkol sa mga katutubo ay nalalaman ng simbahan kung kaya't walang nailihim maging sa estado. Bukod sa binyag, kasal at kumpisal, kinakailangan ding sundin ng mga Kristiyano ang mga sakramento ng banal na Eukaristya at komunyon, kumpil, pagpapahid ng langis sa may sakit at pagtatalaga sa mga pari. Ang pamamahala ng mga praile sa mga sakramentong ito ay lalong nagpatibay sa kanilang kahalagahan at kapangyarihan, hindi lamang sa lipunan, kundi maging sa personal na buhay ng mga Kristiyano dahil nagkaroon ng mahalagang papel ang praile sa buhay ng mga katutubo mula kapanganakan hanggang kamatayan. Thanks for watching!